Number five tips is stay focused, no? Less social media, less mobile games. So sabi ko kanina, magalat din sa relaxation, makipag-socializing, pero do it moderately, no? Kailangan focus ka pa rin. Pero huwag ka nang mag-mobile games, no? Maintain positive outlook, no? Your ultimate goal is to top the board exam, not just to pass, no? Bakit ko nasabi 'yon? Kasi siyempre kung ang goal mo lang ay pumasa, so wala kang magiging allowance for failure. Pero kung ang goal mo is mag-top the board, so may allowance ka for failure, so then ang next nun is pasado ka pa rin, no? So yun yung ating number 5 tips. Number 6 naman, memorize important table as many as you can. So don't let each day pass without memorizing at least one formula or data in critical tables of the plumbing code. So katulad nga ng normal na pangkaraniwan na ginagawa natin, meron tayong mga reviewer, no, diyan sa ating mga wall, sa ating mga dingding ng kwarto natin. So tuwing umaga bago kayo pumasok sa work, kung kaya nyo, magmemorya muna kayo ng 3 formulas, review nyo 3 formulas, memoryahin nyo. So on a day-to-day basis, makakarami rin kayo ng mamemorya na formula. And number 7, so ito yung sa tingin ko effective to. So number 7, visualize what you have learned, no? And memorize. Every time you go to public restroom or even in your own home, have a self-check of the plumbing fixtures. Ano ba yung type ng water closet na to? Kahit sa bahay habang naliligaw ako, tinitingnan ko yung pag napunta ako sa banyo namin, tama ba itong construction, itong spacing ng water closet, is the distance ng water closet at lavatory, itong height ng aming shower. So ano bang gagawin dito sa shower kapag halos mabagal yung patak, barado na yung kanyang yung shower head, no? Ano bang gagawin? So yun, ma-observe nyo yan guys. Pumunta kayo sa sa iba't ibang restroom, sa mga malls, i-check nyo yung mga designs, yung mga spacing, at doon mare-review rin kayo. So kahit habang kayo ay nag-CCR yan, rin kayo, observe, no? Magmemorya kayo, mag-meditate kayo diyan ng mga natutunan nyo. I-compare nyo yung pinag-aralan nyo, yung na-review nyo dun sa actual scenario mismo sa loob ng restroom. Okay, so effective yun. Number 8, stay healthy and don't forget to pray. So, kailangan natin ng fruits and vegetables, nuts and berries. So, alam nyo naman yung mga healthy foods, no? Avoid junk foods. At syempre, sleep at least 7 to 8 hours. And syempre, yung mga physical activities also improves cognitive function. So nawala yung picture, no? So kahit anong exercise yan, no, jogging kayo, walking for 30 minutes, basketball, basta wag lang yung mobile games, no? And syempre yung pray and meditate. So it helps you to stay motivated and inspired. Mag-ask ng wisdom, ng guidance. During review, bigyan kayo ng wisdom and knowledge, ma-absorb nyo lahat yung na-review nyo, and during the board exam proper, ask pa rin kayo ng guidance and wisdom na ma-recall nyo naman yung inyong mga na-review. Number 9, use the power of internet. No, refer to internet for additional clarification, visualization of the terms, definition, and standards. Seeing the picture or diagram helps to retain in your memory. So, during my review, may kaharap na akong laptop, no, kasi automatic 'yan. Nag-review kasi ako sa sa yung mga reviewer ko kasi mga soft copy. So wala akong hard copy kasi nga mga send lang siya ng sa mga FB group ng review center din, no. So kapag meron ako mga terms or definition na hindi ko ma-visualize kasi wala namang mga illustration dun sa plumbing code lahat, sinesearch ko ano ba ang ibig sabihin to para mas ma-visualize ko siya. Ganun din, may mga questions SPDI, mga terms
sa mga water resources, sa mga water treatment. So sinesearch ko din siya, pati yung mga health and safety terms, mga distance. Actually merong sa board exam na lumabas na distance nung equipment or machine, no, space niya dun sa dredging, dun sa hinuhukay. So gaano yung minimum na space dapat, hindi dapat malapit yung makina mo dun sa hinuhukay, no? Syempre baka mamaya mahulog yun. O kahit yung vehicle, may mga ganong question. So kapag gusto nyo ma-visualize kung ano ba talaga yun, pwede nyo i-search sa internet. Number 10, syempre, use calculator technique in solving math problems. So dapat mamemorya nyo yung mga important formula. Pero hindi naman na lahat, no? Kasi nga gamitin mo na yung iyong calculator. So gamit ka na ng calculator techniques. So remember, ha, na you need to answer 100 items in 2 hours. So actually guys, madali lang naman talaga yung plumbing arithmetic. Ang constraint lang talaga dito is yung oras, no, 2 oras lang kasi, kaya pabilisan na lang. Ganun pa man, hindi naman lahat problem solving yung 100 items na yan. So siguro meron doon mga 30 to 40 questions or mga 30% mga theory, mga worded problems. Refer to PRC list of allowed calculator. Pero ang ginamit ko, Casio FX570 AS ES Plus 2nd Edition. So maganda yung calculator na to. So bili na lang kayo or hanap kayo ng calculator basta allowed siya ng PRC para sa Master Plumbing Licensure Exam. Ito yung mga common board exam questions sa plumbing arithmetic, no? Siyempre hindi mawawalang unit conversion, terms and definition, kasama dyan yung engineering economics, mga math theory, area and volume formula, memoryahin nyo. Lalo-lalo na yung cylinder, no, hindi mawawala yun kasi yung tubo naman is talagang halos cylindrical in shape siya, no? Mga area, perimeter ng rectangle, no? Word problems, mixture, age, and clock problem. Nung nag-take ako ng board exam, dalawa yata yung clock problem na lumabas. Pero yung age problem, parang walang lumabas. Mixture problem, meron din yan. May lumabas yan. Sa engineering economics, simple interest and depreciation. So engineering economics, talagang ito yung halos hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin. Pero yung simple interest, yan yung halos, yan lang yung ano ko eh. Minimorya ko halos. Saka sa siyempre sa physics, speed, time, motion, and motion problem, no? Sa plumbing code, so as the name itself, plumbing code. So siyempre yan yung heart ng ating board exam. Kailangan alam nyo yan. So from history of plumbing code, code of ethics, basahin nyo lahat ng chapters ng plumbing code hanggat kaya nyo, no? Saka yung plumbing design estimate by Pajardo. Diyan makakakuha kayo ng ano, mostly mga standards kasi tinatanong dyan. Saka terms and definition din. Sa sanitation, plumbing design installation, ito yung mga common board exam questions. Pero bago yan, kailangan mo din talaga yung plumbing code, no? Mga tinatanong dyan, plumbing code, tungkol sa yung mga content ng plumbing code natin. Ganun din yung mga content minsan sa plumbing design estimate by Pajardo. At yung Odell question and answer for plumber's exam. Itong kay Odell, hindi ko na ito nabasa pero meron akong reviewer nito. Yun namang mga ma-encounter nyo na questionnaires pagdating sa SPDI is halos galing din dito kay Odell. Kaya sabi ko nga, answer as many SPDI questionnaires as you can kasi hindi mo alam kung saan manggagaling yung question, kung saan reference, no, walang particular reference. Dito sa SPDI, so siguro maswerte na rin ako guys kasi electrical engineer graduate ako, kaya nasagutan ko rin, kaya naipasa ko rin yung board exam. Alam nyo, halos 5 questions yung may kinalaman sa electrical yung lumabas dito nung board exam namin. No, yung kinocompute yung amperage, yung current, computation for motor sizing based on PEC. So kailangan i-memorya mo lang yung ano, yung
voltage, current, and ampere formula, yung three-phase. So, research nyo na lang. May internet naman, no? Tapos, yung meron pa din dyan yung lumabas naman siya sa ano, sa plumbing arithmetic yata. What is the unit of current? So, syempre, ampere na ang sagot dun, no? So, number 6, yung water treatment processes natin, properties of water. Tatanungin din kayo dyan. Yung mga evaporation, no, transpiration, at yung fire protection system, kasama dyan yung mga fire extinguisher type, no. Safety practices, meron din yan. At syempre, hindi mawawala yung critical tables. Yung distance ng septic tank to trees, water sources, trap arm diameter and distance to vent, trap loading, at yung ano din, number of urinals or water closet per 1,000 person, etc. Mga ganyan, may mga tanong na ganyan. Although hindi ko naman siya, sure ako talaga hindi ko nasagutan yan. Actually guys, no, dito sa SPDI, akala ko talaga babagsak ako kasi nga, mostly nung nag-exam ako, water treatment processes. No, parang sabi ko, parang pang chemical engineering yung board exam na to. So, sabi ko hindi na ako papasa. Siguro nakabawi ako dito sa ano, sa number 5 yung mga kinocompute yung ano, current, yung ampere. So, yun, nakapasa tayo. So, sa practical problems naman, madali lang 'to basta memoryahin niyo lang, kabisaduhin niyo lang yung hand and power tools, plan reading, diagram. Halos na doon naman ang sagot sa ano, sa plan na sa diagram, basta alam nyo kung anong tawag dun. Meron dun, hahanapin yung number of water closet, number of urinals, nakadrawing naman dun. Plumbing symbols, plumbing tools, type of auger. So yun, yung mga common board exam question pagdating sa practical problems. So yun lang, stay positive, work hard, and make it happen. So congratulations, future RMP. So this is Dance, isang RE, isang RMP, pressure sa pagkakapasa sa Master Plumber Board Exam. At yun, shinare ko lang yung tips sa inyo, no? Nasa tingin ko naman is magiging effective din. So yun lang, maraming salamat, thanks for watching, and God bless.